arestadong sangkilalang rapper sa Cebu matapos mamaril. Para sa akin, tama lang yung ginawa ni Range 999. Ano ba masasabi niyo dun sa rapper na nakapatay ng foreigner? What? Trending ngayon eh. Bakit tinatay yung foreigner? Eh kasi yung kaibigan niya, ano, babae, parang binastos. Ayun, binastos niya. Binastos ng foreigner. Oo, boss. Tapos ngayon, Oo, boss. Wala. Paano yung nakunan sa CCTV? Oo, itakita talaga. Ay, putya. May marami kasi nagsasabi na tama doon yung ginawa ng ano, Range 999. Oh. Rapper. Oo, binaril niya. Pinagtanggol niya. Oo, boss. Binaril niya. Para sa akin, tama lang yung ginawa ni Range 999. Ay, tama lang talaga yun. Oo, na ipagtanggol yung babae. Oo, boss. Oo, boss. Kasi wala pangit yun ng babastos ng babae. Lalo na, bansa natin to. Oo, boss. Tama yun, ha? Walang masama doon. Kaibigan niya pa naman. Pero ang masama doon, binengbeng niya. Binengbeng niya. Jay, alam mo, hindi natin pwedeng ilagay ang mga batas sa ating mga kamay. Pwede. Tama, tama. Bakit mo bakit mo ginawa yon? Bakit mo binengbeng? Dapat, ang ginawa mo, kung talagang galit ka talaga. Oh, boss, oh, boss. Galit na galit ka. Yung tropa ko, binastos niya itong foreigner na to. Really, nigga? Bengbeng. Hamunin mo. One on one, no? One dapat, on one. Ayo, dapat ganun. Siyempre, laki na katawan na sa pakinggan. Mano-mano, di ba? Kung talagang matapang ka, di ba? Kasi hindi mo pwedeng ganun. Walang kalaban-laban yung foreigner, eh. Oh, boss, oh, boss. Di ba, eh, kung sa'yo mangyari yun, mali yung ginawa ng foreigner, pero mas mali yung ginawa niya. Na, oh, ay, pinatay niya yung... Kumatay siya. Kumatay siya ng tao. Hindi wala, wala tayong karapatang gawin yun. Really, kahit sino pa. Sana ito, maging aral po ito sa lahat. Mali talaga mali yun. Talaga kahit saan mo tignan ang angulo. Pero tama yung pinagtanggol niya, pero yung actions na ginawa niya na binatay niya yung foreigner, maling-mali yun. Maling-mali yun. Mali yun. Oh, mali talaga. Kahit saan mo tignan. Na ano, nasan siya ngayon? Nakulong na. Nakulong na. Nakulong. Oo, nakulong na. Ah, dapat talaga. Oo, boss. Dapat pagsisihan niya yung ginawa niya. Oh. Kaso, boss, ito ang nangyari. Oo. Ngayon, nakulong siya. Oo, nakulong. Walang dumadalaw sa kanyang mga tropa niya. Oo, boss. Pero ano yun, marami sila nung nangyari yun. Marami. Oo, boss. Tapos parang, ngayon, parang ano, pinagtanggol niya lahat eh. Parang ganun eh. Tapos ngayon, walang dumalaw. Walang dumalaw sa kanya. Mga friends mo. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Kaya sabi ko sa'yo, piliin mo ang magiging tropa mo. Tropa mo. Mas maganda kung wala kang masyadong tropa, piliin mo lang yung totoo. Kasi alam mo sa kasiyahan, Jay, sobrang dami nating tropa eh. Oo. Yung parang lahat, kasiyahan, lahat, success, yan, puro tropa yan. Pero sa oras ng kagipitan, tignan mo, hindi na pumupunta. Wala na nakikita. Kasi ayaw madawit. Ayaw, tama. Ayaw nila madamay. Ayaw nila madamay eh, di ba? Parang ano eh, parang ganun. Maraming nangyayari yan, hindi lang sa kanya. Ang sobrang dami niyan. Ito, pagtatanggol mo tong taon na to. Oh, boss, oh, boss. Ngayon, pag pinagtanggol mo, ikaw na pasama. Oh, boss. Ngayon, hindi ka natutulungan ng tropa mo. Eh, syempre, ayaw niya para sa mga trabaho, ganyan eh. May, kunyari, may katrabaho ka. Ito, pinagtanggol mo yung katrabaho mo. Bounce nila kagad. Tapos ngayon, sinibak ka. What? Ngayon, kung mong humingi ng tulong sa mga kaibigan mo dahil pinagtanggol mo sila, gusto mo silang kunan ng statement. Wala na. Wala na. Hindi ka natutulungan yan. Iiwan ka yan sa ere. Kaya sabi ko sa inyo, malalaman nyo ang totoo nyo ang kaibigan kapag sa oras na ng kagipitan. Hindi mo malalaman ng totoong kaibigan sa oras ng kasiyahan. Kasama kasi halos lahat gusto makipagkaibigan sa'yo, successful ka eh. Hindi pala totoo, boss, yung kasama mo sila sa lahat ng bagay. Hindi, hindi totoo yan. Kaya nga ako, Jay, nakikita mo, wala akong masyadong kasama. Diba? Kasi alam ko na yung ugali ng mga tao eh.